Ngayon, maging si na Pastor General, Sister Lydia, we declare healing sa mag-asawa ko dito. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Baka po wala kayo nyo, kung maitago ng ating multimedia, wala talaga ako nagawa ko. Para sa mga. Ako po kasi, kung tatanungin, ang message ko ngayon, ako lang po ah, sabi ko po, ako ang tatanungin. Ang nais ko pong din sa akin, ako ang tatanungin sa pag tinignan po kasi natin ang mundo, hindi pa rin po tayo nakatapakot. Tayo ay nasa wilderness pa rin. But how can I encourage my pastor? Nang mabor na ito, hindi pa masyadong puso ang pastor's appreciation na. Although, ano po pa rin? Katulad ngayon na nakakatapak na rin po ng puso sa mga nagbiling po ng Diyos na nakikita na rin yung pagpapagalan. So po ngayon yung mananampalataya, tayo po, ikaw, ako, kayo naman, natanong po ba natin sa ating sarili, how can I encourage my pastor? Paano ko pa-encourage madam ang aking pastor? Ang pag-ibig po natin sa pastor, mas marami. Kung hindi man po natin, pero mas marami sa mga Kristiyano, ang pag-ibig na kay pastor ay superman. Kasi, di ba, nakita niyo po ba sa pastor na nagsalita ng lulululul? Hindi! Laking buhay! Ang pagtingin natin sa pastor, ito yung pastor na hindi niya papagod. Kaya niyo po ba, maraming pagdala sa buhay ng pastor. Kaya ito'y pagod na po. Ang isa sa hindi kumararang makakalimutan ang karanasan ng pag-ibig niyo po, lumalik ako sa punto na halos umiyak na ako ng dito. Pero wala ko kami. Kaya na, pag ako tinanong nyo, kung ako'y mamamatay at bumuhayin ulit, piliin ko pa rin, pagliin ko na ako sa Diyos. Kasi masaya po ako. Ako ba kung ako ay isang Kristiyano na aral at katapos ng may mataas na pinag-aralan sa mga paaralang pang-Biblia, ako ba ay pastor? Kung ako ba ay isang Kristiyano na ang galing kong magsalita, kung ako ay isang Kristiyano na pag nagsalita ako, nakikinig sila, nag-aakay ako ng tao sa church. Minsan mga katanungan na simpleng katanungan, pero kinakailangan po natin unawain. Ang pastor po, kung babasahin po rin natin kung kita po natin ang pastor ang Diyos na ganyan. Hindi po malinaw. Ang Diyos na umakyat ang Panginoon Jesus, kinumpleto niya ang church o ang kanyang katawan. Church is the body of Christ. Sama po yan, dapat po natin kaging mga kumuhan. At naglagay siya ng pastor, ang sabi po doon, upang ihanda sa ikakukunan ng kanyang katawan. So, ang Diyos ang naglagay sa pastor. Eh, paano nga po magiging pastor? Ito po sa Pilipinas, ng iba't ibang kapamahalan. Kaya po, may mga pastor na through ordination ng ibang fellowship for the reason and legal purpose. May mga pastor naman po na tawag po sa kanila ay self-anointed pastor. At noong mga araw ay dumating pong panahon na maraming pastor na binansagan po ba? Na inutusan ka lang bumili ng sopa, pagbalik mo ay pastor ka na. Nakabasa ka lang ng ilang pilas ng Biblia, pastor ka na. Dahil nga po nang dumating ang revival sa Pilipinas, talagang nagsulpuhan para mga kabuti ang mga taong nagbibigay. May mga nagkamali. May mga totoo. Kasi naman po ang mundo lagi ninyo. Pag may ginagawa ang Diyos, gagawa din ang demonyo pang masira at piliin niyang sirahin ang gawain ng Diyos. Kaya marami po mga Kristiyano na hanggang sa ngayon po sila nakatatak pa rin sa isipan. Pag pinag-uusapan at usaping pananampalataya, negosyo na.
hindi po natin masisi. Wala mo mga sikat na pastor. Ang talagang ginamit at ginalakal ang salita ng Diyos. Maraming po! At ako'y nagtutuwa. Kasi ako'y talagang naliwala na ang fellowship na pinabindang sa ngayon ay hindi kinakalakal sa salita ng Diyos. At purihin po ang Diyos! Hindi tayo nagkamali sa ating pananampalataya. May mga pastor ko na maging sa kapanahonan ngayon, makikita po natin yan. Kaya, minsan may mga na, at nagdadamay na ang pastor ko. May nabalitaan ka yung isang pastor. Talaga hindi maalis-alis sa aking isipan. Malapit ako po sila ng sender eh. Yung isang pastor, nag-deklaro na kinakailangan pirmahan niya ang peras para mapunta ka sa langit. Nagdadamay po yun. Kaya kasulatan, kaya aklat ng kasulatan, pinulog ng tao ng Diyan. Siya daw ang halilin na para po siya. Basta ang pinag-usapan natin ay dito po. Dinala lang po natin ang kontek. Sino ang pastor? Ano ang pastor? At alam niyo po ba, bilang Kristiyan, wala tayong karapatan mamili ng gusto natin pastor. Sakit naman po, no? Sakit naman po. Balikan po natin ang ating binasa. Pag binasa po ulit natin. Ephesians chapter 4 verse 11, sabi ko dito, at ang iba'y ginawa apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng dinirang sa ikauunlad ng kanyang iglesia. Ginawa ito ng Panginoong Yesus upang ihanda ang lahat ng kanyang nirang, lahat ng tumanggap at nanalig sa Panginoong Yesus na born again upang ihanda sa ikaw. Kumbaga, nang tayo po ay ma-born again, tayo ay dinala ng Diyos sa isang kawan na pinamamahala at ng kanyang pastor na ipinilaga upang tayo po ay magamit, upang tayo po ay pakainin, inurture, upang may handa sa darating na araw sa paglilingkod din. Kaya ang tanong, kaya ko sa kanya, kaya ko sa pastor ko. Kasi, hindi niya naman ako naalagaan ng maayos. Ang pinagkaibalan ng pastor at ng lupa, katawag, ibig kong sabihin, yung panawagan ng Diyos. Ang level ng pagiging Kristiyano, ng ordinaryong Kristiyano at ng pastor pares po, kinakailangan dumaan din ng Diyos. Ngayon, sa ating pagiging Kristiyano, kung marami tayong hinahanap sa ating pastor, tanungin po muna natin, ako bilang lupa. Yung hinahanap ko sa ating pastor ay tama lang ba? Tama ba? Dadaanan kasi natin, may responsibility ang sheep sa kanyang sheep. Pwedeng hindi pag-usapan. How can I encourage my pastor? Una-una. Ang lahat ng Kristiyano ay naniniwala through the power of prayer. Di ba? Naniniwala ba kayo? Lahat ng Kristiyano ay naniniwala na ang Diyos na kanyang kausap, ang Diyos na kanyang dinadalanginan ay Diyos na kanyang gawin lahat ng bagay. Naniniwala din po tayo na pag ang Kristiyano ay talagang lumubod, lumapit at humingi sa Diyos ng ayon sa ikabubuti natin, ito ay sinasagot ng Diyos. Ang tanong,
Tinanong na po ba natin sa ating sarili, sa buong buhay ko bilang Kristiyano, inulit ko na ba ipinanalangin ang aking pastor? How can I encourage my pastor? Una, by constant prayer. Patuloy na pananalangin para sa kanya. Huwag po natin antayin na ating pastor ay maghingalong muna bago natin yung pananalangin. Minsan po kasi, bakit po pinag-uusapan? Ang paninga po natin sa ating pastor, Superman, superhero, akala natin, hindi niya na kailangan pananalangin. Kailangan po ng pastor ang ating mga kalangin. Si Apostle Paul, hindi na makapag-tukaw ng verse. Kasi pag binasa nyo at binasa po natin ang mga panulat ni Paul, lagi niyang sinasabi, ipanalangin din ninyo ako upang malinaw namin maipahayag ang salita ng Diyos. Isino si Apostle Paul na humingi ng ganong panalangin? Kung katalinuhan, Paul, dapat maliintay naman din. Parisip at parisip. Sa panahon po nila, ang curriculum ng kanilang pag-aaral, nakabase lahat sa kautusan. At iisa po, ang ruling, ang namamahala sa kanila, magkaisa po yung pamamahala sa gobyerno, although ang panahon yun sila isaot na ng Roma, pero malaya po sila pinamamahalaan ng kanilang bansa. At ito ay pinamamahalaan nila by the principle of the world government. Kaya si Paul, si Gamaliel, ang panahon yun, siya po ang chief justice ng Supreme Court nila kung sa panahon po. At ahalimik sana sa kanya si Paul. Pero ang sabi ni Paul, lagi niyo ako ipanalangin upang maipahayag namin ang salita ng Diyos. Sa ganong palalagayan, humihingi si Paul ng panalangin sa mga Kristiyano kasi alam niya po na ang bawat manggagawa ng Diyos ay kinakailangan ipanalangin ng bawat mananampalataya. Ang tanong mo po sa ating buhay pananampalataya, kasama ba sa schedule ng pananampalataya natin na ipanalangin ang ating mga pastor? Salamat. At gawa kung hindi pa po, isama po natin. Mula sa araw na ito, sa oras na ito na narinig po natin, ilagay po natin sa schedule natin. Constant prayer. Patuloy na pananalangin. Kailangan po ng pastor at spiritual strength. At po ako, hindi naman pupunta dito sa oras ng pastor. Kapatid, ako po ay hinang-hinang na ipanalangin niyo ako kung muling lumakas ang aking question. Ay, hindi po gagawin yun ang pastor. Hindi siguro pa sa inyo. Hindi po yung gagawin yung pastor. Hindi lang ako pa yung makikita ng prayer request ng pastor. Minsan, hindi pa para sa kanya, para sa ibang tao. Huwag niya po natin at kayin na maghingalo. I'm referring, maghingalo sa kanyang buhay spiritual o ano, physical na buhay pamanan ang ating mga pastor bago natin itanong. I-cover na po natin through our prayer ang ating pastor. Kasi naniniwala naman po tayo, di ba? Ang Diyos ay gumagawa na ako po ay magkasakit. Ang sabi ko, mawag sa kapatid ko, ganito ang halaga niyo. Anong halaga niyo? Bakit ako mawag? Huwag ito kakalagayan mo. Hindi pa ako ba yun? Pero kung ngayon, kasi alam mo naman, may alam ito, gumit. Ay, hindi naman kasi gumit sa mga kapatid. Sabi ko, nang tumawag ako sa iyo, sa lahat ng mga isa, pinaka, gusto ko, panalangin mo. Yung mong bagay, susunod yun. Ang ginawa sa iyo. At nag-post po ako sa PPC. Chat group po yun. Alam niyo po ako, hindi ako masyado talaga nagbubas na. Pero hindi po talaga ako alam. Kasi nga, hindi ko nagbubasa yun pa.
Sabi ko, first and foremost, I need you to pray. Because I believe, hindi ko lang pinagay, pero ako ay naniniwala na ang Kristiyanong nararanasan ay pinapakita ng Diyos. So, we as a Christian, it must be a part of our schedule. Maging bahagi na po ng ating pang-araw-araw na gawain, ginagawa, yung pananalangin sa ating Pasko. Kaya po, kahit natin isipin na, kahit nanulupay ba na si Pasko, hindi mo palagay po kami. Kasi ang pastor po, ang talagang malaking kanyang ng Diyos. Although, ang pastor ay may mga tao ay pinagkakatiwalaan na kanilang mga problema. Sabi ko, hindi dapat umlaka. Hindi po kasi pwede pag-usapan ng muli ng pastor. Okay? Prayer, hindi mo po natin alam, ipatuloy. Galatians chapter 6 verse 6.
nakabot ko 5. Sigurado ako. Chapter 6, verse 6 po. Ito po. Yan ang pinayin pong pangalan ko. Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Huwag ninyong nilalagay na yung sarili. Ang Diyos ay di nadalaya ninyuman. Kung ano ang inihasip ng tao, yun din ang kanyang naanihin. Ang naghasip, ang nagsisigaw sa mga bagay tungkol sa laman ay aanin ng mga tayan. Ang nagsisigaw ng mga bagay tungkol sa Espiritu ay aanin ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng tatang panahon, kayo maghani. Kung hindi tayo magsasawa, samantalay natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa kanan. Salamin, tingnan nyo po. Mababalaan nyo sa panulat ni Paul. Hindi, kung titingnan po natin, ito ay hindi lang para sa kanya, kundi maging sa kapalamunan darating pa ay kinakailangan mangyari. Dito pa po, may babasahin pa po tayo ang hindi po sa mga kapwa. Patient para direction ng pasok. Dito po sa aklat ng Pilipos, chapter 4, verse 10, ganyan po kapag-aas ko lang. Chapter 4, verse 10 ng Pilipos, pangalan ko. Ang laki ng aking kagalakan sa Panginoon, sapagkat minsan ko pang nalama ang iyong pagmamalasakit sa akin. Pagkaraan ng mahabang panahon, alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Kaya alam, wala kayong pagkakataong matulungan ko. Sinasabi ko ito, hindi dahil sa kayo, hinahanapan ko ng tulong. Nagkukuhan ko ng masiyahan, anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na maging kahos, naranasan ko na rin ang haliganan. Nagkukuhan ko ng harapin ang anumang kakayuhan, ang mapusok, umagutom, ang kasaganaan, o ang kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Pag binasan niyo po lang tuloy-tuloy pa hanggang sa katapusan, mababalanan niyo po. Mapapansin niyo po. Lalo na po kung papansin niyo talaga natin. Kasi po, nakikintamig ng mga Kristiyano by blessing through sa anumang kapamaraan. Maaaring material, maaaring pinansyal, kasi kailangan naman talaga sa kanyang paglilingkod. Si Paul po, bago siya naging isang Kristiyano, mayaman ng pamilya. Sabi ko nga po, siya ay membro ng Christmas, yung group ng isang tren. Ito po yung Rolling Thunder sa kanyang from the tribe of Benjamin. At maging sa kapanaman po yun, hindi lang po ngayong panahon. Nasusugulan ang tao. Nasusugulan ang Kristiyano. At pag binasa ang kasaysayan ng mga nakukulong sa Sanhedrin, kinailangan nila ang Kristiyano para makapagod sa Sanhedrin. Ibig sabihin, kumakamit sila ng pera. May kakayanan! Pero pagdating po sa kanyang paglilingkod, iniwan ko lang ang purpose ng Kristiyano. Dito po, sa mga panulat na ito, really, meron ka pala po. Meron bang sinabi ang mga apostol? O kaya yung mga naunang leader na dapat talagang paglingkod ka ng Diyos, ay i-bless ka. Ayon sa iyong paglilingkod. Pananagutan po ng Kristiyano. Kung ang pasto ay may pananagutan sa tupa, ang tupa ay may pananagutan sa pasto. Sa unang Timoteo, chapter 5, verse 17 po, basahin po natin. Sabi po, ito. Pag-ibayuhin ninyo ang ibinibigay sa matatandang mahusay mga anak, lalo na yaw na nangarap at nagtuturo ng salita ng Diyos. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Huwag mong bubusalan ang mata habang ginagamit sa paghihin. Nasusulat din. Ang manggagawa ay karapat dapat na bayaran. Huwag mong tatanggapin ang parata ng isang matanda. Huwag mong tatanggapin ang parata ng isang matanda. Walang patuturo ng dalawa sa isang saksi. Pagsabihan mo, kakaanda kang sinahayaw rin sa paggawa ng masama para sa matatot ng iba. Ano ba sa mga Paul? At ibayuhin ninyo, lagi yung material at pinansyal, hindi po yun. Sa kung ano bang kapamaraanan na pwede natin i-bless sa ating pastor, pagpapala at na-encourage, lumalakas
Muling nakahabon, magpapatuloy ako kahit hirap na ako. Kasi, may nangyayari pala sa akin. May nangyayari pala sa ating pagpapagay sa iglesia ng Diyos. Ano kung pinahin na na-discourage ang Diyos? Struggle with the Diyos. Ask a question. Hindi ko tayo ang tawag. Ano na ang ginawa natin kung ito na siya ako Diyos? Gawa ko maging hamon. Gawa po, maging hamon simula sa oras na ito, sa araw na ito, na lagi natin tinatanong sa ating sarili, sa ating puso, sa ating isipan, ano ba ang ginawa ko na at ano pwede kong gawin to encourage my pastor? Pagpapalala. Obedience, blessing. Ganun ako lagi. Yun ang routine ng buhay. Yun ang buhay. Obedience to God. Blessing yan. Darating at darating yan. Ano po ba? Ang pagpapalain ng Diyos, walang makakadlang. Kung nais ka lang pagpalain ng Diyos, walang sino mong pwede humadlang. Satanas po walang magagawa. Gawin man ng tao lahat ng kapamahalan niya, kung ang biyaya naman ng Diyos ay ayaw pa ng Diyos na ibigay, ha? Pagod ka lang. Mahihirapan ka lang. Kung hindi mo po, Lord, sa paanong paraan? Okay, baka mabis ko po namin. I am not referring always. Hindi ko po lang pag pinag-uusapan yung pagpapala sa at akala mo rin sa bagay. Paalala lang po, kung may mga bagay po sa ating buhay na gusto ko natin ilapit sa ito, hihingi ng tawad, it's the right time. Diyan po natin ng konting katahimikan ng ating mga sarili, ask for the forgiveness. Upang maging karapat, dapat po tayo bago po tayo makipagpaktay po. Sa Holy Communion natin po ginagawa, kung po kayo sa mga manalangin, kami Diyos, sa mga araw po ito, muli po kami makipagbahagi sa pagtitirasyon ng ginagawa. Amin po dalangin na kung ano ang mga bagay na karunihan sa aming sarili. Mga kasalanan hindi namin nakapansin kung kasalanan man sinadya namin doon. Gawin po nga po kami karapat dapat, patawarin po kami. At karapat-dapat pa rin makipahayag sa pagbabahagi ng iyong tatlo. Maraming salamat po. Ngayon at magpakailanman. Shalom in Jesus' name. Amen.